Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang aking mga power bracelets. Available po ito sa Shopee at sa TikTok. But most of my power bracelets are available sa Shopee. So, lahat po yan ako yung gumagawa. Meron tayong mga protection bracelets. So, this is a combination of fire agate and lucky red string, which I have been using for more than 4 years na. And then, meron tayong dalawang klase ng obsidian evil eye. We have the smaller version, which is the 6mm bead and the 8mm bead. This is good for warding off negative energies around you. And of course, yung mga evil eye. And then, we have the anti-evil eye bracelet. So, para to sa mga anti-inggit, ganyan, sa paligid nyo. And then, also, we have the selenite evil eye. So the good thing about this is multi-purpose na siya. Kine-cleanse na niya yung energies around you and also yung mga kasama niyang bracelets, cleansing and recharging as well. So just like this one. Ayan. And then we have other bracelets for other intentions and manifestations. So meron tayong authentic malachite. This is for healing and also attraction of money and transformation, and marami pang iba. Meron din tayong chakra bracelet for balance. And we have the tiger's eye for courage. We have howlite for concentration and focus. We have rose quartz for attraction of love, self-love, and of course, amethyst for intuition, healing. Ayan. Lahat ng bracelet may kasama ng instruction leaflet, extra string, and a cute pouch. Ayan. Meron din ako mga bagong products sa aking shop. Ito yung Intention Oils. It comes with two sizes. Meron tayong dropper, which is 15 ml. Meron tayong roll-on na 5 ml. So, you can use this for manifestation ng prosperity and protection. So, while you are doing affirmations. And ito naman, you can multi-purpose to. Pwede mo rin itong gamitin when you are setting intentions. You can put this sa iyong candle if bago ka mag-set ng intention. So this is for prosperity and protection na. Meron din akong spell jar for protection and prosperity. So these are limited items lang kasi konti lang nagawa ko dahil lahat to ay charge ng super full moon nung full moon in Pisces. So now it is available. I think 5 to 7 pieces lang yung available for each. So lahat yan nasa aking Shopee. Link on the description. Thank you so much and happy shopping. Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito isang timeless money career reading for you. So, pwede kayong mag-resonate nito sa past, sa present, at sa future. So, general reading, just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo. Para sa iba pang mensahe, meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, you have the power to create your own reality. So, gamitin nyo lang ang reading na to bilang gabay. Okay, Taurus, let us see your money. Money, money. Recent past sa pagdating sa pera. Eight of Wands. Maaring marami kang binayaran or you've been communicating to a lot of people pagdating sa pera. Pwede rin maraming transactions, no, pagdating sa pera. It's either you have your business, tapos maraming inquiries sa business mo, you've been receiving money, coming in and out kasi to eh, no? So, yung cash flow, yes, the money is flowing sa'yo in the recent past. So, for your current energy, Five of Wands, maaring meron kang nakakaalitan sa pera, or merong misunderstanding sa pera. Pwedeng nakaaway or pwede tong meron kayong naging transaction na hindi naging maayos in terms of finances. So, yun yung maaring wino-work out nyo ngayon. So, near future, you have the Hermit. Isolation. So, some of you, maaring meron kayong realization na meron kayong pagkakamali pagdating sa how you spent your money. Oo. So, parang ngayon, in the near future, you're going to learn from that mistake and magiging maingat ka na, no, sa pag-handle mo ng finances mo moving forward.
Lalo na sa ano, lalo na kung mahilig kang magpa-utang sa iba. Oo. You will learn the lesson. Pwede rin tong reversal yung roles. Pwedeng ikaw yung nanghihiram sa iba. And then, maaaring nagkaroon ng misunderstanding, conflict with someone na involved sa pera na yan. And ngayon, you're trying to step away from that connection. Pwedeng not actually, yung iba, pwedeng nagtatago or umiiwas sa confrontation, sa pag-uusap. Mm-mm. So, let's see your career. Career naman mga Taurus. You have the Queen of Cups. You care about your career. Mahal mo yung trabaho mo. And at the same time, you want, maaring gusto mo na mas magtagal ka pa dyan sa work mo na yan. But it seems na matagal ka na talaga dyan. So, pwede rin may mga pagkakataon na you are looking for new experiences, ganon. So, your current energy, 10 of Wands. Yung iba sa inyo, mahal niyo yung trabaho niyo, pero ang daming responsibilities, yung iba pagod na. Yung tipong importante sa inyo yung trabaho niyo, really, you really care about it kasi marami ka nang na-experience dyan. Marami nang ins and outs sa trabaho na yan. You've gained a lot of experience. But for you, some of you, Taurus, pagod na. Because of the responsibilities, yung mga kailangan nyong ayusin, yung iba sa inyo, overworked, underpaid. Mm-mm. So, sa near future ng mga Taurus, you have the Strength card. Okay, so you will have the courage to focus on your needs. Maaring in the future, marirealize mo na ito yung dinideserve ko, so dapat ito yung nakukuha ko sa career ko, or else, I'm out, no? Or else, aalis ako sa trabaho na to, or else, maghahanap ako ng trabaho or career, mapagkakitaan na kung saan mas mabavalue yung aking trabaho. Ganon. So, tinan natin kung ano yung advice sa inyo ng universe. Ano yung advice sa Taurus? Five of Cups. Meron regrets dito. I think you have missed some opportunities or parang meron ka mga na-sacrifice na mga bagay na gusto mo sanang gawin pero na-sacrifice yon because of how you care about your job. And now you realize na, teka, I just, ano pala, nagsayang lang pala ako ng oras dito sa trabaho na to. Or hindi pala worth it itong career na to. Ano man ang nangyari sa career na yan, still, it has made you who you are right now. So, for you are being asked or advised to move on, to move forward because there is still something new here na nagsisimula, na nag-grow. You still have a chance to work things out sa career mo, sa finances mo, yung mga mistakes mo sa pag-handle ng pera mo, yung mga decisions mo, no? Bad decisions mo sa trabaho, sa career mo. It's time for you to let that go and have that courage, no? And realization na there's a new opportunity for you elsewhere na kung saan pwede ka pang magsimula muli. Okay? Let's see what else. Five of Swords. Oh, lumaban ka rin daw. This is your advice na wag mong hayaan na iti-take advantage ka ng iba just because you are being kind to them or you want to deliver what they are expecting you to deliver. Kailangan din na matuto ka rin dumiskarte at malaman at makita kung ano yung intentions ng ibang tao sa'yo pagdating sa pera or pagdating sa trabaho. Kapag alam mong hindi ka na nabavalue, hindi mo na nakukuha yung dinideserve mo sa trabaho, then maybe it's time for you to rethink or reassess if this is what you really want. Diba? So, you have composure. Kailangan daw kalma ka lang sa sitwasyon na to. Okay? Meditate more kasi dyan lalabas yung mga sagot sa mga tanong mo.
assistance. So there are some resources that you have overlooked that would help you resolve your financial issues. So meron tutulong sa inyo. This can be someone in your life or a person in your life, or can be your spirit guides. And also, focus on the basics in life. So pagdating daw sa finances ninyo, ang pinakamagandang bigyan mo ng attention ngayon yung what you really need. Ano yung kailangan mo lang para makabangon ka doon sa financial struggles mo. And of course, invest on properties. Okay? So that is your reading, Taurus. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Taurus. See you again.